guys! Hello! Hello sa inyong lahat. Hello sa mga subscriber ko. Hello sa mga patuloy na nagtitiwala at patuloy na sumusubaybay sa akin vlog. Thank you po sa mga nag-message yun. Yun nga lang po, everyday hindi na ako nakapag-vlog kasi sa pagkakataon na ang phone ko na ito ay nasira. Tinry ko siyang i-open ng maraming beses. Talagang hindi na siya nag-open. So ngayon, kinabahan ako kasi andito yung, syempre andito yung mga files ng YouTube ko, yung mga ganyan. Tinatry kong i-access, ilipat sa isang phone, pero hindi ko talaga siya ma-access. Basta kung ano na pinagagawa ko. Yun, ngayon medyo na-open ko siya kasi dati, nakapag-vlog ako mga ano yun. Basta pag-uwi ko, kung ano yung na-encounter ko sa maghapon, binablog ko siya. So, ngayon hindi ko na siya mablog everyday kasi nga, medyo, as in medyo, hindi lang medyo, as in sira na, bumigay na siya. Dati, ano lang siya, basag. So, ngayon, basag na siya. Kahit basag na siya, nagagamit ko pa siya dati. Pero ngayon, as in, madalang ko na siyang ma-open. Hindi ko alam kung sa system na basa, sira na talaga siya. So, ngayon, today lang, chika-chika lang, namiss ko lang mag-vlog kasi na-open ko itong phone ko. Saka, ngayong araw, umatend ako sa webinar, yung training namin sa SMBC. Siyempre, na may mga training, updates sa mga, ano, sa mga condo, mga ongoing promotions, yan. So, ngayong June, marami kaming mga unit na meron siyang reservation, pinama-avail mo na lang ng 15,000. Sobrang murang-mura na siya, guys. So, tinakal din doon kung gaano kahalaga yung pag-invest, kung paano ba yung mindset na dapat meron tayo. Diba? Kasi tayo, not, ano kasi tayo, eh, diba? Lumaki tayo na, ano ba yung, na, okay, kung ano yung meron sa pag-invest, okay, na masaya na tayo. Pero kasi, diba, parang, pag marami ka na nakikilala sa kanilang na-encounter na maganitong trainees, nabubuksan yung mindset natin na, dapat pala ito ang mindset na meron tayo, diba? Dapat marunong din tayo mag-invest. At the same time, ano yung kailangan na mindset na meron tayo. Siyempre, anong klaseng mindset ba na meron ka? Parang, oo nga, no, dapat positive. Parang, dapat meron kang positive mindset, action, positive action. Siyempre, yung ang magiging result na is positive result. Parang yan. So, isa yun sa mga nagtumatak sa akin kanina na habang nagde-discuss, nagtatakad yung speaker. Parang, oo nga, natama. Kasi, yung nasa webinar kanina, iba't ibang bansa, so kami, nakikinig lang kami. Siyempre, hindi pa kami, ako actually, sa totoo lang, hindi pa ako ganun ka-expert. Ilang buwan pa lang naman ako, hindi siya, hindi naman, wala namang na isang araw, dalawang araw, linggo, expert ka na. So, hinihingi ko yung help ng mga head ko, yung mga manager ko, na kapag meron akong client, kasi nagpupusa ko sa marami kong group, meron din ako sariling page. So, yun, talagang pag may nag-ask about sa pag-invest, so, yun, inano ko yung mga heads ko na itong mga gumagawa ko ng group. Tapos, yun, so far, marami lang inquiries, pero sa ngayon, wala pa talaga yung meron ng isa naman na talaga interested na mag-invest. Ang problema kasi hindi pa kaya nung kanyang salary, so hindi siya ganun-ganun ka, na syempre kapag ano, mag-ano ka pa sa banko, ganun ka, so hindi pa rin siya ma-approve. May mga ano kasi talaga na i-check yung ano mo, yung gross income mo, sa kung magkano yung monthly gross income mo, mga ganun. Ang dami ko pang inaaral na bagong-bago pa kasi ako sa ganitong larangan. So sa ngayon, nanonood ako ng mga vlog, so para mas mag ano yung isip ko sa mundo ng real estate, kasi yun nga guys, hindi siya ganun talaga. At the same time, nag-watch ako ng mga ibang vlog ng pag-real estate, and then bakit SMBC, mga ganun, compare sa ibang mga real estate, ano ba yung meron, yung pagkakaiba ng real estate ng SMBC. Yun guys, na share ko lang today. Ito yung talagang pinokus ko kasi every Saturday, meron kaming training sa SMBC. So, everyday, inaan ko yung sarili ko na
mag-gain ng knowledge, kung ano pa yung pwede kong magawa, ma-discuss, saka syempre, kapag mayroon akong client na magtatanong, syempre minsan busy yung mga manager ko sa SMB. So, at least masasagot ko siya even mga simple question. So, yung mga ganun bagay, guys. So, yun lang. Sobrang natuwa lang ako sinaupin ko. Kasi sa totoo lang, sabi ko, may time na parang, huwag na nga lang mag-vlog. Parang, kasi nakakamiss pala, yung parang ilang buwan kayo na nagdaldaladaro. Nakakamiss rin pala. So, dati, ano ko lang yung pagbablog eh. May malabasan ka lang ng sama ng loob. Kasi pwede mo kausapin yung sarili mo sa pagbablog, diba? Tapos, meron ka lang magawa. Kasi syempre pag OFW, hindi kasi kagaya sa Pilipinas, sobrang layo. So parang ito na lang yung parang ano natin, breaker ba? Buti nga may social media na, na-express natin yung sarili natin. Wala tayong pakalam sa nararamdaman ng iba. Kung ayaw nilang manood, huwag ganun. Basta ikaw natutuwa ka lang, nag-enjoy ka lang sa ginagawa mo, kung masaya ka sa ginagawa mo, nalalabas mo yung stress mo kasi sa dami ng problema ngayon, di ba? Marami nang na-encounter na problems, di ba? Hindi talaga. Pero enjoy mo lang, masaya, malungkot, kung ano yung pinagdadaanan mo lang. Embrace mo lang yan kasi talagang hindi naman yan talaga panghabang buhay. Talagang dadaan lang yan, as in dadaan lang yan, guys. Kung dumadi pa daanin mo, huwag masyadong, sabi nga, huwag masyadong tambayan, huwag masyadong tagalan dyan. Parang tumayo ka na. Parang mga ganun lang, guys. So, nakakatuwa lang na share ko lang at na-miss ko ang aking pagdadaldal sa aking vlog. Wala ko nang pakialam sa nararamdaman nyo. Wala lang, guys. Sobrang nakakatuwa lang. Minsan, syempre, buti ba tayo mga pinagdadaan sa life? Pero depende kasi kung paano natin i-approach eh. Gaya niya, meron tayong problema sa sahod, di ba? Pero, ganun talaga eh. Iisipin natin, lagi tayong mag-isip, ano pa yung pwede natin magawa? Ano pa yung pwede natin para sa pamilya natin, sa sarili natin? Parang ganun. So, yun lang. Sobrang natutuwa lang ako at nabalik ko ang aking pabablog! Yun. Hindi ko alam kung paano ko pa i-continue kasi minsan kasi parang, oh, pero hindi nakakamiss talaga, guys. Kasi, di ba, parang mag-aanim na buwan na rin ako nagbablog, guys. So, kala nyo, ah. Nakakatuwa. Mag-aanim na buwan na ako nagbablog. So, masaya naman. Hindi siya ganun kadali. Pero, okay lang. As long as okay yung ginagawa mo, wala kang pakialam sa iba, okay lang yan, wala ka naman nasasaktan. Okay lang. Nakakatuwa naman siya. So, continue lang. Huwag tayong susuko sa buhay. And, talagang ganun talaga eh. As in, ilang buwan na kaming talagang gipit dahil sa sitwasyon. Pero okay lang talagang magpapatuloy at magpapatuloy tayo. Huwag tayong tigil sa buhay. Kumbaga, isipin pa rin natin na kung gaano to kayo ka-bless na tao. Pinakamahalaga kasi yung kalusugan eh, di ba? Okay na yung talagang malusog yung family mo, talagang yun na yung talagang pinaka ano, kayamanan mo sa ngayon, hindi mo na iisipin eh. Ayun lang, guys, pasensya na kayo sa inyo, Tita Elliot. Walang kapakundangan kung ano-ano lang. Itong video na to ay pasensya nyo na. Chika-chika lang to at walang ano. Halong mga, huwag natin seryoso yun ang buhay at kailangan magsanay. Okay, thank you, guys, and thank you, thank you, thank you!